Samantala, mas delikado at mas madaling tamaan ng COVID-19 ang ating mga senior citizen. Kaya sa barangay laging handa, dito po sa Quezon City, maaari silang magpabili ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan sa mga tauhan ng barangay para hindi na sila lumabas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Paulit-ulit nang sinasabi ng Department of Health na ang mga senior citizen ang may pinakamalaking chance ang tamaan ng COVID-19. At kapag tinamaan, mas mababa rin ang kanilang survival rate kumpara sa mga mas nakababata. Pero sa labas ng mga butika, may naabutan kami mga senior citizen na nakapila. Vitamins lang po. Vitamins? Oo, vitamins lang po. Sir, wala po ba kayong ibang pwedeng utusan para hindi na po kayo lalabas ng bahay? Wala po. Ang asawa ko, mas lalo mautusan yun. Ako senior lang. Senior din po siya? Senior din. Wala po kayong ibang kasama sa bahay? Mayroon po, pero mga maliit pa. Hindi po kayo natatakot na baka masabak niyo yung virus? Hindi naman po, kasi nagbabitamin naman ako. Meron naman po mga kasama kami, pero yung mga brothers, yung sila ang bumibili ng para pamalingki sa pagkain. Ako sa gamot lang, dito lang. Opo, hindi po ba pwedeng isabay na lang po nila yung pagbili ng gamot ninyo para hindi na po kayo lalabas? Eh, kasi nang magmamadali din naman sila para makabalik agad. Sir, hindi po kayo natatakot kayo pang lumalabas dahil sinabihan ng... Wala kasi akong kasama sa bahay. Kailangan kong bumili ng maintenance ko eh. Hindi na lumabas sa kanilang mga bahay ang mga senior citizen, ang isang barangay rito sa Quezon City may inaalok na serbisyo sa kanila. Ang barangay laging handa, mahigpit sa patakarang hindi pwedeng bigyan ng quarantine pass ang mga senior citizen. Kapalit naman noon, ang mga staff na lang ng barangay ang mamamalengke, magbabayad ng bills at pati magbabangko para sa mga senior citizen. Halos 800 ang senior citizen sa barangay laging handa. At may mga nakipabili na sa barangay. Yung mga clerk natin sa kalayason natin, yun ang inassign natin para mamili para sa kanila. I would like to maintain as much as possible na COVID-free pa ang barangay namin, no? Less exposure ng mga residente namin sa labas, the better. Merong inassign si CAP. Actually, ang ginagamit nila is yung mismong personal car ni punong barangay Mari Rodriguez to do the errands for the senior citizens. So, si Melanie Dingwala nang tumatanggap ng orders at namimili para sa mga senior citizen. Minsan humihirit pa raw ang mga senior citizen na sumama sa kanya. Yes po. Kasi yung dahilan nila, dahil po naiinip na sila. Mm-hmm. Eh yung sabi ko nga po, hindi po pwede na kayo yung high risk. Na. Nagagalit sila sa'yo pag ayaw mo silang pasamahin? Medyo opo. Pag gano'n na po ang instance nung... sige, sasama ko na. Pero hindi po sila pwede baba. Yun na po, doon na po ako nakikiusap. Ang mga senior citizen ang gagastos para sa mga pinapabili nila. Pero minsan, kwento ni Melanie, may mga nagtatangka raw mag-abot sa kanya ng tip na tinatanggihan niya. Libre raw ang serbisyo at gusto raw talaga niyang makatulong. Sarap ng pakiramdam. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.